Ang collab na hinihintay nyo, magaganap na. Sa aming muling pagkikita. Para sa mas amazing na linggo ng umaga. Isang halimaw na ninipsip ng dugo. Kilalanin natin ang Cerberus. Alam niyo ba na ayon sa Greek mythology, ang Cerberus ay isang multi-headed hound monster o aso na maraming ulo. Isang pagkain na kayang uminit ng mag-isa. Alam niyo ba ang pagluluto o pag-iinit ng pagkain ay sinimulan 2 milyon taon na ang nakakaraan? Mga squirrel na pag-alagala na caught on cam dito mismo sa Pinas. Alam niyo ba na ang tawag sa grupo of squirrels ay scurry o dray? Lahat ng yan ngayong umaga dito sa AHA! Walang signal? Oh man! Brad! Nakita mo si Drew? Nakita mo si Drew? Hindi, no? Alam nyo, habang naghahanap pa kami ni Kuya Kim, siguro mas maganda lang i-remind kayo na tuloy pa rin ang pamigay namin ng 4,000 pesos. Paano? Watch this. Tutok-tuklas! Bilangin at ilista kung ilang beses lalabas sa inyong screen ang scary cartoon version ng ating robot na si Tuklas. Gaya nito, kasabay ng sound alert na ito. Habang nanonood, huwag din kalimutan mag-selfie ay make sure walang mag-gip na iba sa picture, kundi si Tuklas lang. After the episode, pumunta sa aming Facebook page, AHA! Exclamation point! May post kami doon na link kung saan nyo ilalagay ang inyong selfie at ang inyong sagot sa tanong na ilang beses lumabas ang scary cartoon version ni Tuklas sa buong episode? Just type in the number for a chance to win 4,000 pesos. Tutok Tuklas! Maraming ahas din sa tatlong ulo nito. Ang tawag daw sa kanya, Cerberus. Last week, nakilala natin ang Ushioni ng Japan. Ngayong umaga sa AHA! Monster World, tuloy-tuloy pa rin ang pagkakilala natin sa mga sinasabing halimaw daw na kinatatakutan sa iba't ibang panig ng mundo. At ang lagi nating tanong, totoo nga ba mga ito? Sasagutin natin yan mamaya, Kuya Drew. Ang bansang Greece ay matatagpuan sa Europe at dito magaganap ang kwentong ibabahagi ko sa inyo mga kaaha. Ito ay tungkol sa kinatatakutan at pinangingilagang kakaibang hayop daw na tinatawag na Cerberus. Ilang taon nang naninirahan sa bansang Greece ang binatang Pinoy na si Eric at ang kasintahan niyang Grego na si Cheska. Kumpara kay Eric na palakaibigan, tahimik at mahiyain ang dalaga na mas lalong nakadagdag sa pagiging misteryoso niya. Isang araw, pumanaw ang ama ni Cheska. Kaya kinailangan itong umuwi sa malayang probinsya sa Greece. Pero ayaw niyang isama si Eric. Bakit kaya? Kahit nagtataka ang binata, hinayaan na lang niya ang kagustuhan ng kasintahan na umuwing mag-isa. Si Eric ang nag-alaga at nagdilig sa mga kakaibang halaman ni Cheska habang wala siya. Pagbalik ni Cheska mula sa probinsya, may dala na naman itong halaman na katulad ng iba pang mga halaman niya. Isang araw, niyaya si Eric ng mga kapwa Pinoy na magbakasyon. Nagkainan, nagkasiyahan, at puno lang ng tawanan ng magkakaibigan. Hanggang may napansin si Eric na pamilyar na bagay na hindi niya inaasahang makikita niya roon. Ano nga kaya ang makikita ni Eric? Saan nga ba nagbakasyon ang magkakaibigan? Ituloy natin ang kwento. Ito rin yung mga halaman ni Cheska.
Ganito rin yung inuwi niya nung nakaraan. Eric! Huwag mong hawakan yan! Delikado yan! Ha? Bakit naman? Anong meron sa halamang to? Dito na nga unti-unting nabunyag kay Eric ang lahat. Noong bago pa lang ako rito sa Greece, may mga nakapagsabi sa akin na iwasan ko rin magpunta rito. Sa totoo lang, ngayon lang akong naglakas loob dahil kasama ko kayo. Ano ba kasi yun? Kinakabahan na ako sa'yo. Dito raw nang galing at patuloy na nagpapakita yung kakaibang hayop na may tatlong ulo na parang sa aso. May buntot na parang ahas. Mga paa, kuko, at ngipin na parang sa leon na sobrang matatalim at nakamamatay. At maraming ahas din sa tatlong ulo nito. Ang tawag daw sa kanya, Cerberus. Mapapahinto ang dalawa at mapapatingin sa paligid. Tuwing may namamatay rito, iniiwan ng mga naglalamay ang yumao sa huling araw ng lamay. Ha? Bakit? Sa paniniwala ng ilan, sa huling araw ng lamay raw kasi lumalabas si Cerberus para sunduin ang yumao. At ang mga makakakita raw sa mga ahas na nasa ulo ni Cerberus, nagiging bato. Eh ano naman ang kinalaman ng mga halamang to kagaya ng mga halaman ni Cheska? Sinasabing may lason daw ang laway ni Cerberus. At kapag pumatak ito sa lupa, may umuusbong halaman. Ito yun! Ang halamang ito at ang halaman ni Cheska. Iisa! Eric, George, may namatay daw nung nakaraang linggo rito. At ngayon daw ang huling araw ng lamay. Tara! Pumasok na tayo sa loob! Papasok na sila nang biglang may maririnig silang malakas na yabag at ungol. Lilingon ng tatlo at... Ah! Si Cerberus na nga kaya ang nagpakita sa kanila? Uy, mga kaaha! Habang hindi pa kami nagkikita ni Drew, share ko muna to sa inyo. Alam niyo ba na ang paniniwala kay Cerberus ay nagsimula noong 7th century BC? Anak daw siya ni Typhon. Si Typhon ang most powerful of all monsters sa Greek mythology. At anak din siya ni Echidna. Si Echidna naman ang mother of all monsters na half-woman at half-snake. Pero paniniwala lang yon ha, hindi ibig sabihin nung totoo. Uy, yun na yata si Drew. Drew! Wala eh. Wala pa tayong physical proof, but marami siya sa base, sa flower base, marami siya sa pots, tagtag siya sa literature. Of course, iba pa rin sa level ng science kung totoo ba yan o hindi. We're talking about folklore and mythology. Naipasa-pasa sa mga sumunod na henerasyon ang paniniwala dahil sa patuloy na paglabas ng iba pang literatura tungkol dito. Na... Siyempre, nagkakaroon pa ng ibang bersyon at karagdagang impormasyon. But I repeat, ladies and gentlemen, mga kaaha, wala pong proof tungkol sa existence nila. At hanggang walang proof, walang katibayan, siyempre, lahat ng mga naririnig natin at nalalaman natin tungkol kay Cerberus ay mananatiling mga kwento-kwento lang. Di ba? Aha! We can consider them as... A few weeks ago, na-surpresa ang isang social media personality sa kanyang nakita. Hindi hamster, hindi rin daga. Pero kabilang sa mga tulad nilang tinatawag na rodents, ito ay isang squirrel. Squirrel din kaya yung nakita ang kaah nating si Rupert sa isang puno sa kanilang bakuran? Alarming po, syempre. Iyong nakita ni Jesse pagbukas niya ng bintana na tumutulay-tulay sa kable ng kuryente. Hindi ko kasi alam na may ganun pala sa Philippines. Oops! Pero bago yan, alam niyo ba kung anong squirrel? Kumpara sa daga ng mga rodents rin,
Maskit at iba ang balhibo ng squirrel, mahaba na medyo malago ang buntot ng mga ito at talaga namang mabibilis kumilos. For more trivia, teka, hanapin ko lang muna yung kaibigan ko ha. Ate, hello po. Nakita niyo po ba si Kuya Kim? Ay, hindi man po. Ay, hindi, hindi nakita. Ay, oh, sige, salamat ha. Ayan, thanks. Bye-bye. What a friendly girl. Eh, yung mga tao na kahit naka-mask, alam mong nakangiti at kita yung ngipin. Speaking of teeth, usapang squirrel na naman tayo, no? Alam niyo ba na yung front teeth ng squirrel, tuloy-tuloy lang ang pagtubo? Tama! Parang ako, tuloy-tuloy sa paghahanap kay Kuya Kim. Hindi ko alam talaga kung lumiba talaga siya sa atin, eh. Miss! Nakita mo ba si Drew? Opo! Parang may hinahanap nga po siya, eh. Squirrel daw po? Squirrel! Alam niyo ba na mga squirrel ay mga rodent na kapamilya ng mga hamster at ng mga daga? Ang rodent naman ay galing sa Latin word na rodere, nang ibig sabihin ay tuno o umuya, nangumuya, nangumuya. Now, balikan natin ang mga nakita ni na Rupert at Jessie naman. Alarming po siyempre kasi yung alam naman po natin na dapat hindi sila nandito sa city. Mumababa po siya tapos kumakain siya ng mga sisiyo ganun po. Sisiyo ng manok po. From the looks dun sa video, mukha naman siyang squirrel anatomy-wise. So, the tail, tapos the big eyes, yun yung mapapansin mo kaagad, the legs, and then the length of the body. Aha! Squirrel nga! At matagal-tagal na rin daw na may mga squirrel dito sa Maynila. It could be na, number one, may nag-aalaga nito, mga squirrel na to. Tapos, maaaring nakalabas ng bahay. Hindi nila na-control, nakatakas. So, from there, mabilis na silang magparami. Ang mga squirrel na ito ay Finlayson squirrel na may scientific name na Calocereus finlaysoni. Ito ay karaniwang matatagpuan sa mga bansang Thailand, Vietnam, Laos, at Cambodia. Nila, may mga squirrel na endemic lang dito sa Pilipinas. Aha! Baka may kasamang Philippine tree squirrel si Drew. Alam niyo ba na ang Philippine tree squirrel ay marami sa Maynila ngayon pero yan ay endemic o nakikita sa Mindanao? Meron ding Philippine tree squirrel sa Palawan na tinatawag naman bising. Pero ang ganitong Finlayson squirrel na pag-alagala dito sa Maynila, safe kaya? Tanungin nga natin ang mga tao sa pamamagitan ng isang squirrel game. Ano kaya sa tingin nila ang mga squirrel na ito in the city? Pests o pets? So, if this species of squirrel ay hindi endemic, we can consider them as pests. Syempre, yung mga natural or endemic natin na squirrels dito ay pwede nilang ma-overpopulate. So, just like our rats, itong mga daga. So, if they, kasi syempre they would have to continuously parang trim their teeth. If accidentally, ang mga ngat nila ay yung mga electric posts natin or electric wires. So, it may impose accidents later on. Ayon sa mga eksperto, kahit cute, ay considered invasive ang mga squirrel at hindi ito pwedeng alagaan. Ay nako, napakahirap talaga mag-communicate pagka mahina ang signal. Pero alam niyo ba paano mag-communicate ang mga squirrel? Uy, narinig niyo ba yung tunog na yun? That's one of the ways kung paano mag-communicate yung mga squirrels. And guess what? Kapag magkaharap sila, tingnan niyo yung buntot. Gumagalaw-galaw. Ayos, di ba? Wait lang. Kuya Kim! Kuya Kim! Bottom line, para safe kung may makita man na squirrel, ipagbigay alam natin sa otoridad. Aha! Kung nandito ka man,
Pagalawin mo ang baso. Kusang uminit ng mag-isa? Kaibigan, kaibigan, gusto mo bang maglaro? Kung nandito ka man, pagalawin mo ang baso. Kusang uminit ng mag-isa? Okay, dami na muna ang takutan ha. Wala naman talagang multo riyan mga kaaha. So paano kaya uminit ng mag-isa ang pagkain yan? Abangan! Attention all players! You have to find each other to complete this game. Attention all players! You have to find each other to complete this game. Attention all players! You have to find each other to complete this game. Teka, nasa sikat na Korean series na Squid Game din ba kami ni Kuya Kim? Isa nga sa 6 featured children's games ito ang tinawag nilang Sugar Honeycomb, kung saan kailangan makuha ng player ang shape na nakaukit sa candy. Well, gawa ito sa tinunaw na asukal na hinaluan ng baking soda. Alam niyo ba na nagkakaroon ng thermal decomposition o isang chemical reaction ang baking soda kapag nainitan? That's right! Naglalabas ito ng carbon dioxide that causes the melted sugar to puff up. Ibinubuhos ito sa surface para mag-flatten at saka tinatatakan ng iba't ibang shapes using a pattern mold. Kapag nag-cool down na ito, titigas ang mixture at magiging crunchy candy. Ito naman ay isang sikat na Korean street food candy na sumikat noong 1970s to 1980s. Pag nakuha mo ang tamang shape nito, may premyo kang isa pang candy. Ang tawag dito ay dalgona candy. Pero hindi lang sa Korea pwedeng makakain yan, mga kaaha. Sa Korean restaurant na ito na natagpuan namin sa Quezon City, pwede kayong makasali sa game. Kung challenging na ang umbrella shape, paano pa ang kanilang mga featured shapes like dinosaurs and seahorse? The pressure is real. Bali, nag-start tong dalgona challenge namin nung nag-boom yung movie na Squid Game. So, nag-enjoy din po yung mga customer namin kahit na hindi sila magkakakilala. Parang nagbaban sila na, uy, na-trick mo yung mga ganun po. Kung may traditional game ang mga Koreano, meron din naman tayo. Alam niyo ba kung anong mga ito? Sino dito ang nagsasabing clay dough ito? Trivia muna tayo tungkol sa clay. Alam niyo ba na ang clay dough na ginagamit ng mga bata ay gawa sa harina, asin, tubig, oil at acid. Ang clay ang isa sa pinakaunang ceramic material sa buong mundo. Ginagamit ito ang mga 14,000 BC pa lamang para panggawa ng mga sinaunang pottery. Drew? Ay nako, asa kaya si Drew? Drew! Kuya Kim! Kuya Kim, asa ka na ba? Ang dami ko pa namang baon dito. Kung sa tingin mo ay clay dough ba ang mga to? Well, it may look similar to that. But this one's actually edible. In short, pwedeng kainin. That's right! At madalas nating matikman sa celebration cakes ang mga yan. It's actually fondant, o isang uri ng icing na ginagamit for pastry decorating and sculpting dahil sa flexible itong material. How's it different from clay dough? Ang fondant ay kadalasang gawa sa asukal, gelatin, glycerol, and shortening. Unlike clay dough, hindi rin totally tumitigas ang fondant pag tumagal. Ang kaahan nating si Madeline, certified lover of visual arts, mula pagkabata, kaya naman ang ganitong skills, nadala niya hanggang sa pagtanda. Isa na siyang businesswoman ngayon na nakalilikha ng amazing food art using fondant. Nag-start lang sa putik. Ganun lang yung laruan namin dati. Tapos, nahilig ako sa drawing. Ilan sa kanyang mga obra hangon sa cartoon and movie characters. Favorite subject niya raw talaga ang mga human figurines. And just recently, ginawa niya ng fondant art ang famous fantasy series ng GMA na Encantadia, featuring the 4 Sangres and their trusted advisor and leader of the Adamyan race na si Imao. Gusto raw ni Madeline na ibida ang Philippine fantasy kaya sinali niya ito sa isang international cake competition
kung saan siya ang nanalo. We're proud of you, Kaaha! Now, balikan nga natin yung kalaro nating multo kanina. Yung pagkain kusang uminit ng mag-isa. Hindi multo, kundi science ang nagluto sa pagkain na yan, kids. This is the self-heating rice meal na nauuso ngayon. When I say self-heating, I mean wala kayong kailangan appliance para magluto. Just water! At hindi rin hot water ha, kundi yung normal temperature lang. Tatampak nito ay may kasamang tubig, disposable spoon, bigas, food container, seasoning, meal of your choice, and this heating packet. Ibuhos lang ang bigas sa food container, isunod ang ulam, seasoning at ang tubig. Think of instant cup noodles mga kaaha. Now, ilagay ang packet sa ilalim ng lalagyan at buhusan ng konting tubig. Tingnan kung paano ito kukulo. Dito na ipatong ang food container na may lamang pagkain. Takpan and wait for about 15 minutes. Voila! Hot meal for a happy eating. Uy! Bilis uminit, no? Paano nangyari yun? Well, science calls it an exothermic chemical reaction. May lamang quicklime or calcium oxide ang packet na ito. At kapag hinalo sa tubig, ay nag-release ang strong heat na magpapakulo sa tubig. It's time for lunch! Medyo mainit na siya. Alam niyo ba na nauso ang mga self-heating foods sa mga Chinese noong 2016? Nakita nila ito sa mga emergency at military food packets na ginagamit ng mga military. Naging uso naman at naging patok sa mga mamimili. Attention all players. You have to find each other to complete this game. Aha! I have an idea! Kaalaman sa lahat ng aking hahawakan. I have an idea! Drew Arellano was here. Mainit-init pa yung papel. Nandito lang yan. Naku! Wala pa rin signal. Ay, naku. Ayaw talaga kami pagtagpuin ni Kuya Kim. Ganito na lang. Magbibigyan na lang ako ng challenge sa'yo, Kuya Kim. Okay? Alright. Kaalaman sa lahat ng aking hahawakan. Ito ngayon ang challenge. Sobrang liit ng pagkasulat, hindi ko mabasa, kailangan natin ng salamin. Simple lang ang mechanics ng aking challenge. Nag-iwan ako ng sticky notes around the park. In 5 seconds, kailangan mong magbigay ng trivia tungkol sa bagay na kung saan ito nakadikit. Yun lang ba ang challenge? Game! Item number one.
Item number one. Alam niyo ba na kulay green ang kulay ng mga dahon dahil sa pigment na kung tawagin ay chlorophyll? May mga ibang dahon naman na ibang kulay. Meron itong mga ibang pigment, pareho ng carotene. Nagbibigay ito ng yellow o orange na pigment. Item number two. Bato. Alam niyo ba na mayroong tatlong uri ng bato? Merong sedimentary, metamorphic, at igneous. Ang sedimentary rock pareho nito ay nabubuo sa pagsasama-sama ng mga maliliit na rock particles na in time palaki siya ng palaki ng palaki. Item number 3. Item number 3, slide. May trivia tayo dyan. Alam niyo ba na ayon sa Guinness Book of World Records, ang pinakamahabang water slide sa buong mundo ay makikita sa Penang, Malaysia. May haba itong 3,645 feet and 1 inch. Kung magsaslide ka dito, aabutin ka ng 3 minutes bago ka umabot sa baba. Item number 4, payong o umbrella. Alam niyo ba na ang salitang umbrella ay galing sa Latin word na umbra na ang ibig sabihin ay shadow o anino? Dahil pag naka-umbrella ka, nagkakaroon ka ng anino para hindi ka maarawan. Yun! Ako rin may nalaman. Kailangan nyo antabayanin ang bagong show ni Kuya Kim on GTV, Monday to Friday, 5:30 p.m. Ang title, Dapat Alam. Congratulations, Kuya Kim. Welcome to Kapuso. Eh, sana naman bago natin mapanood yung bagong show ni Kuya Kim, sana naman magkita kami. Patapos na yung aha! Eh, speaking of, nakakita nyo na ba si Tuklas? Well, actually, more importantly, nabilan nyo na ba kung ilang beses lumabas ang cartoon version nito, class? At nakipag-selfie na ba kayo? Kung hindi pa, eto ang kanyang huling labas dito sa episode na to. So all you have to do is visit our official Facebook page, AHA! Exclamation point. Hanapin ang aming post, click the link, at dun nyo ipopost ang inyong selfie and answer. And for last week's winner, you know what to do. Check na ang aming Facebook page dahil doon namin ipopost ang lucky winner natin last week. Here's to more exciting adventures, new discoveries, fun games, and happy dances. Dito pa rin sa Happy Place para sa mga batang smart. Aha! Teka, para si Drew na itong nakikita ko ah. Drew! Finally! Kuya Kim!